Wala ka bang valid ID at kailangan mo na ngayon dahil suspended nga ang postal ID at UMID ID application? Tuturuan kita sa video na to kung ano ang dapat mong ipalit sa mga yan para magkaroon ka ng valid ID. Hello mga ka-vlogs! Saan ka mang dako sa mundo? Welcome sa aking YouTube channel. Kung bago ka pa lang dito and nice mo ang mga informative content na andito po sa aking YouTube channel, ay maaari nyo pong i-click ang ating subscribe button pagkatapos mo mapanood ang video na to. So since hanggang ngayon mga ka-vlogs, as of today, September 8, 2023, ay nakasuspend pa rin, suspended pa rin po ang postal ID at SSS UMID application. So alam naman natin dito sa Pilipinas na itong postal ID ang siyang pinakamabilis na valid ID na makuha ng mga Filipino para magamit nga sa kanilang mga transaksyon at iba pang mga purpose nito mga ka-vlogs. And itong SSS UMID naman ay kailangan din po ito at number one valid ID dito sa Pilipinas. So nakakalungkot lang dahil suspended nga ito, no? Nagmula pa ito noong March 2023, nakasuspend po, and until now ay hindi pa po bumabalik or hindi pa nag-resume ang mga ito sa, no, sa kanilang aplikasyon para magkaroon ng ID at mag-apply ng postal or SSS UMID ang mga Filipino na nangangailangan din ng mga ito mga ka-vlogs. So napakaraming dismayado and napakaraming ang iba nagagalit na dahil kailangan na nila, lalong-lalo na sa mga nag-a-apply abroad, no, para sa kanilang passport application, dahil ang postal ID and SSS UMID ID ay gamit na gamit sa postal application dahil valid ID, primary ID talaga yung kailangan sa DFA, no, hindi po yung secondary ID gaya ng TIN or PhilHealth mga ka-vlogs. So napakaraming nag-aabang kailan mag-resume. The last time nga na bumisita ako sa SSS and post office ay wala pa talagang informasyon na ating nakuha na kailan mag-resume. Do ang postal ID ay sabi ni post office Davao ay babalik na tentative ngayong November. And si SSS office naman dito sa Davao ay wala talagang binigay na katiyakan na kailan sila mag-resume. So let's see kung matutupad nga ang sabi ni post office Davao na babalik ngayong November. So ngayon mga ka-vlogs ay tuturuan ko kayo at bibigyan ko kayo ng idea kung ano ang valid ID na papalit dito sa postal ID and SSS UMID na magagamit nyo kahit sa passport application at iba pang mga transaksyon nyo na kinakailangan po ang valid ID, no? Gaya po ng money tawag dito sa mga money remittance, no? Sa school at iba pang mga transaksyon nyo mga ka-vlogs. So ang gagawin nyo lamang po ay para po ito sa mga registered sa COMELEC. Ibig sabihin ay nakapag-rehistro kayo sa Commission on Election, isa kayong butante mga ka-vlogs, kahit mga new beginners pa lang or new third pa lang kayo, no? Hindi pa kayo, lalo-lalo na sa mga kabataan, no, yung mga SK registered. Ayan, so ang gagawin niyo mga ka-vlogs ay pupunta kayo sa COMELEC office kung saan po kayo na-assigned na COMELEC office or district mga ka-vlogs diyan sa inyong munisipyo or city, and mag-request po kayo ng tinatawag natin ng voter certification. So bakit voter certification? Kasi si COMELEC ngayon mga ka-vlogs ay matagal na pong pinahinto or inihinto ang pag-issue ng COMELEC ID, yung naka-plastic mga ka-vlogs. So instead of voter's ID, ang kapalit nito ay ang tinatawag na voter certification na naka papel mga ka-vlogs. So
as per Comelec naman, no, sa pagpunta ko at pagtanong na ang voter certification ay isa bang valid sa mga transaksyon gaya sa passporting, ang sagot po ay yes, valid po, considered as valid ID na din po ang voter certification. So magamit nyo yan, meaning magamit nyo kung kayo ay kukuha ng passport pag claim ng pera sa mga money remittance na mga transaksyon, mga ka-vlogs, at iba pang mga transaksyon yan na nangangailangan ng primary ID o sa mga bangko, ayan, pwede po ang voters certification. So, naka-indicate naman dyan kasi sa valid ID, ang kailangan lang naman po ay buo yung kompletong pangalan, merong birthday, merong address, at saka meron kayong signature. So, yun yung importante sa valid ID na kinoconsidered. So, lahat ng yan ay andyan po sa voter certification. Pero take note lang mga kablagsa, sa mga kukuha ng passport or mag-apply ng passport, though pwede naman itong voter certification, accepted naman sa DFA, pero take note, dapat ang voter certification nyo ay kinuha nyo or nanggaling po sa COMELEC main office na nasa Intramuros. So, tandaan nyo po yon. Kailangan nanggaling or manggagaling, kinuha niyo sa COMELEC Intramuros ang inyong voter certification para maging accepted po ni DFA for your passport application. Pero kung mga local purpose lang naman po mga ka-vlogs, gaya ng sinabi ko kanina, ay pwede lang po yung mga voter certification na kukunin natin from our assigned COMELEC kung saan po tayo nakarehistro or bumuboto mga ka-vlogs. Sa mga nagtatanong ha, kung magkano ba, meron bang bayad ang pagkuha ng voter certification? Yes, meron pong bayad yan mga ka-vlogs. Hindi po libre ang pagkuha ng voter certification. Nagkakahalaga po yan ng 75 pesos. So, 75 pesos talaga. Kaya ako, medyo nagulat din ako nung kumuha ko, kinuha ko yung voter certification ko. Kasi the last time kasi ay nag-transfer ako ng lugar. So, pagkuha ko ng voter certification, medyo nagulat ako kasi 75 pesos yung bayad, no? Laki-laki. Sana libre naman to dahil gobyerno naman or kahit babaan lang man sa 20 or 25 pesos, no? Anyway, marami naman or malaki naman ang nakukurakot ng ating mga politiko. Joke lang. So, masyadong mahal, 75 pesos, no? Na-shock talaga ako. And na-encounter ko din na merong staff sa COMELEC na ang hirap-hirap ngumiti, no? Ang hirap-hirap ngumiti. Tapos medyo maldita, may attitude. So sana, shout out sa inyo dyan sa COMELEC. Hindi naman siguro mahirap ngumiti, no? Dahil nasa public office naman kayo and ang taong bayan po, ang taxes ng taong bayan ang nagpapasahod sa inyo. So, wear your smile naman para hindi naman po masyadong mabigat yung daloy ng proseso ng transaction. Okay? So, yun ang gagawin nyo mga ka-vlogs ha. Kung wala kayong valid ID while nag-aantay ng postal ID and SSS UMID. So, standby lamang po kayo dahil time to time, nag-update po ako sa status kailan magre-resume ang mga yan. So, as of now, use your voter certification sa COMELEC as your valid ID. Sana'y naging gabay ang video na to and sana'y natulungan ko po kayo at nabigyan ng idea. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, i-click mo na ang ating subscribe button na nasa baba. Huwag mong kaligtaan ay turn on ang notification bell. Ilagay mo sa all para updated ka sa mga bagong videos na i-upload ko. And maaari mo ding i-like ang video na to. Kung mayroon ka pang mga katanungan ay maaari nyo i-komento sa comment section na nasa baba. Muli po ito si Daniel Timpawa na nagsasabing kung tunay kang kaibigan, please, pautang naman dyan. Bye-bye!